Well, unang-una po talaga, no, yung ating puso po talaga ay nasa Senado. Nanalo na po tayo minsan nung party list, been there, done that. Pero ang importante po talaga ay maisulong yung liderato na binigyang buhay ni Miriam, Defensor Santiago. Alam niyo po, napakadami naming kapareho ni Miriam Defensor Santiago. Kakabalik ko pa lang po sa Beijing, kung saan po nag-attend ako ng konferensya. Ako po ang presidente ng Asian Society of International Law. Kung bahay po siguro si Senator Miriam Defensor Santiago, siyang tatay yung presidente ngayon ng Asian Society of International Law. So sa akin po, nandyan po yung tawag ng panahon, nandyan po yung pagsubok at tinatanggap naman po natin yung pagsubok. But sir, bakit po sa ibang party were you offered a seat under PDP Laban? Yes, I was offered a kona ba under PDP Laban, which I am grateful for. Pero ang sabi ko nga, if I'm going to run, it cannot be as a traditional politician. And kaya nga po, it was actually Mayor Inday Sara who arranged for People's Reform Party to issue me a kona. At sa akin, tama naman po, no, na kung ako'y sasabak dito sa larangan ng politika, hindi po astrapo. At kaya po, ang napili ko ngang partido ay itong People's Reform Party. Ito po ay isang laban ng ordinaryong mamamayan, gaya po ni Miriam Defensor Santiago, tayo po'y pinalaki na isang West, ordinaryong mamamayan, at papakita po natin na sa talino, sa katapangan, at sa integridad, maninilbihan po tayo ng tapat sa taong bayan. But sir, how will you describe your relationship with the president after? Oh, it's a very good relationship. Nagkausap po kami ng Linggo, araw ng Linggo, doon sa book launch ni FBR. We had a one-on-one. And naintindihan naman po niya na talagang kapag ikay nagnanais maglingkod sa larangan ng pulisiya, ibang-iba talaga ang trabaho ng ekutibo, no? So naintindihan po niya, binigyan niya ako ng basbas na maghain ng aking kandidatura at tingin ko po mananatili po ang suporta natin kay Presidente at inaasahan din po natin ang suporta ng ating Presidente. Sir,